Ipinasilip ng Department of Transportation ang ginagawang Metro Manila Subway Project, 6 na buwan matapos simulan ang paghuhukay para rito. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, nandito nga tayo sa Valenzuela kung saan tuloy-tuloy ang ginagawang konstruksyon ng Metro Manila Subway Project at 20% na ng ang tapos sa ginagawang subway project. Enero nang simula ng pagbubutas ng gagawing subway station mula rito sa Valenzuela na tatagos hanggang North Avenue sa Quezon City para sa unang bahagi ng proyekto. Ang subway ay may habang 33 kilometers mula sa Valenzuela hanggang sa Naiya. Ipinakita ng Department of Transportation ang ginagawang pagbubutas ng tunnel boring machine, inihahanda na at nakita na natin yung mga isinalpak ng mga segments para mabuo ang tunnel. Sa kasalukuyan, ang nagagawa na ay 200 meters ng southbound lane ito at sinimulan ngayong buwan yung unang pagbubutas ng northbound lane ng subway. Pagsisiguro ni DOTR Undersecretary for Rail Cesar Chavez ay hindi babahain ang subway dahil may sistema laban dito. Katulad raw ng mga subway sa Japan, ang ginagawang Metro Manila Subway Project. Ang buong proyekto ay nagkakahalaga ng lagpas 400 billion pesos. Narito po ang pahayag ni DOTR Undersecretary Chavez. Our Japan design team designed the subway similar to Japan. It is elevated. There is even a simulation exercise where water cannot pass through from outside. Bakit? Kasi meron siyang, yung entry natin siya ay maliit lang. Tapos meron siyang gate doon. Sarado yon. Airtight. Connie, ang partial operability nito ay sa taong 2027 at yung full no operation nito ay sa 2028, taong 2028. At kapag natapos na to, ang inaasahang pamasahe ay 22 pesos ang minimum fare at inaasahan na lampas kalahating milyon ng mga pasahero ang makikinabang dito. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.